Naaalala nyo ba si Eddie Mercado? Siya ay isang tanyag na aktor sa pelikula at telebisyon noong dekada 60 hanggang dekada 70, na sumikat din bilang television presenter, dahil sa kanyang signature voice na maihahalin tulad sa boses ni Frank Sinatra. Maliban dito, si Eddie ay nakilala rin sa kanyang pag-awit at pagdidirek ng ilan mga pelikula at programa sa TV, at siya ay pinsan ng sikat na aktor na si Luis Gonzalez. Alamin natin ang buhay at naging mga karanasan ni Eddie Mercado sa video na ito. Bago tayo magpatuloy, kung ikaw ay bago sa channel na ito, at gusto mo ang mga kwento ng buhay ng mga Pilipinong sikat, ay huwag kalimutan mag-subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated ka sa mga susunod pang videos. Salamat! Si Eduardo Mercado, na mas kilala sa kanyang stage name na Eddie Mercado, ay ipinanganak noon August 20, 1938 sa Santa Cruz, Manila. Siya ay panganay sa tatlong mga supling nila Carlos Mercado at Maria Portas. Si Eddie ay nag-aral ng grade 1 hanggang grade 5 sa St. Joseph College, at nagtapos ng elementarya hanggang high school sa Ateneo de Manila. Nang magkolehiyo, siya ay kumuha ng kursong Commerce sa University of the East, at nakarating hanggang sa ikatlong taon, bago siya huminto sa pag-aaral. Sa kanyang kabataan, ay unang pinangarap ng batang si Eddie na maging isang commercial pilot. Subalit ang kanyang landas ay nakalaan sa mundo ng entertainment, at dito siya ay nakilala at sumikat. Si Eddie ay nagsimula sa DZMB bilang announcer sa radyo, na tumagal mula 1951 hanggang 1962. Kalaunan, siya ay nakapasok sa mundo ng telebisyon, at siya ay naging TV commercial supervisor at talent ng MBC noon. Si Eddie ay nakapasok din sa pinilakang tabing, at unang nakita sa pelikulang Night Owl noon 1963. Maliit man ang role na ginampanan sa kanyang unang pelikula, ay nagpamalas naman ng talento ang binata, na nagresulta upang siya ay makasama sa iba't ibang mga pelikula. Ilan sa kanyang mga naging pagganap ay sa DJ Dance Time, at Show Business noon 1964. Karate Kid, Masquerade, Hammerhead, at Clandestine noon 1967. Swinging Jet Age, at Otra Vez Senorita noon 1968. Pabanjing Banjing, Stop Look and Listen, at Rowena noon 1969. Magic Makinilya, Devil Woman, Heidi, at Wanted Perfect Mother noon 1970. Anghel ng Pag-ibig, Sweet Sweet Love, Dito sa Aking Puso, at Sweethearts noon 1972. John and Marcia sa Amerika noon 1975, at marami pang iba. Hindi man naging leading actor si Eddie sa mga pelikula, siya naman ay hinangaan pa rin sa kanyang ipinakitang dedikasyon sa mga karakter na kanyang ginampanan. Siya rin ay isa sa mga nirerespetong host sa telebisyon, at isa sa kanyang pinakaunang hosting gig na nagdala ng popularidad para sa aktor, ay ang Derigold Jamboree Bulilit Contest noon 1969. Sa panahon ng kasikatan ni Eddie, siya ay naging isa sa pinakapopular na host, na madalas kunin sa mga malalaking events at beauty contest sa ating bansa. Siya rin ang orihinal na host ng Mutya ng Pilipinas, Miss Asia Pacific, Miss Makati, at Miss Gay Philippines. Maliban dito, ay nag-host din si Eddie sa mga pagcor shows at malalaking bingo events, bago siya iginupo ng sakit. Sa labas ng limelight, si Eddie ay sinasabing simpleng tao lamang. Libangan niyang mag-golf, fishing at mag-scuba diving pag siya ay may bakanteng oras. Ang kanyang pilosopiya sa buhay noon, ay ang sincerity and humility,
should be in every undertaking. Minsan siyang nangarap na makapag-perform sa iba't ibang bahagi ng daigdig, at naniniwala sa kasabihang, treat everything that comes to life as a blessing, even if it is good or bad. Ang kanyang napangasawa ay si Marie Vicky, at ang dalawa ay nagkaroon ng anim na mga anak, na sila Coily, Bobby, Candy, CJ, Chevy at Eric. Noon May 2004, si Eddie ay dumanas ng matinding stroke, at agad na isinugod sa Asian Hospital sa Alabang. Siya ay sumailalim sa iba't ibang operasyon, kung saan isa dito ay ang pagbubukas ng kanyang bungo, upang maiwasan ang pamamaga ng kaliwang bahagi ng kanyang utak. Sa dami ng procedure na ginawa sa dating host, ay dumating ang oras na kinakapos na ang pamilya sa perang pambayad sa doktor at mga gamot na kailangan ni Eddie para sa kanyang recovery. Tumulong ang kanyang mga naging kaibigan sa showbiz, at nanguna ang aktor na si Richard Merck sa paglipon ng pondo para sa aktor. Si Eddie ay nakalabas ng ospital ng sumunod na buwan, na inakala ng marami na siya ay tuluyan ng makaka-recover. Subalit isa pang malaking problema ang dumating, nang mabigyan ng maling gamot ang dating aktor, nang magkamali ang drugstore attendant sa pagbibigay ng tamang klase ng gamot. Sa loob ng halos isang linggo, ay nainom ni Eddie ang maling gamot, na nagresulta sa kanyang muling pagkakasakit, at pagkakasugod sa ospital. Naka-recover naman si Eddie, subalit ito ay nagresulta upang siya ay dumanas ng mas maraming komplikasyon, at mas malaking bill sa ospital. Muling tumulong ang kanyang mga kaibigan at kakilala, at siya ay nakauwi sa kanilang tahanan. Subalit ang kanyang mga dinanas na karamdaman, ay tuluyan ang nagpabagsak ng kanyang katawan, kung saan si Eddie ay nasadlak na sa wheelchair. Noon September 16, 2006, si Eddie ay pumanaw sa edad na 68, dahil sa multiple organ failure sa Paranaque Medical Center. Siya ay na-cremate sa Trinity Funeral Homes, at ang kanyang wake ay ginanap sa Alabang New Life Christian Center. Sa ilang dekadang pananatili ni Eddie sa industriya ng entertainment sa ating bansa, siya ay nag-iwan ng marka sa puso ng kanyang mga nakatrabaho at naging mga tagahanga. Si Eddie ay naging inspirasyon sa kanyang husay na ipinamalas sa pagiging host, at sa kanyang dedikasyon na ibinigay sa bawat trabahong kanyang ginampanan. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo ang kwento ng buhay ni Eddie Mercado, at may komento o gusto kayo idagdag, ikomento lang po sa ibaba ng video. Huwag din po kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel.